Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Souls Ganang Buhay! May kasabihan po tayong, experience is your great teacher. Likewise, sa negosyo, bago ka matuto at mamaster ang mga bagay-bagay, ay marami ka munang pagdadaanan. Sa aking mga video, aking pinakita ang pamimili namin, ang tawaran at presyuhan ng mga baka. Ipinakita ko rin ang aming mga failures at panalo. May mga nagsasabing binabarat daw namin ang presyo. I want to be transparent, people of the Philippines. Para po ito sa mga gustong magnegosyo din ng livestock. Kung barat po ang tawag ninyo doon sa patama namin sa mga baka, nasa inyo na po yun. Ang rule lang kasi sa pamimili ay, huwag mo ibenta sa amin kung lugi ka. Kasi in our part, natural lang na gusto din namin kumita at bumawi. Marami pong expenses ang ganitong klase ng negosyo. Marami ang sumubok, pero ilan lang ang nagpatuloy. Tunghayan po ang video. May mga interview po tayo dito sa mga nabila namin ng baka. Kung magkano po ang alok nila sa amin at kung magkano po ang kuha namin sa kanila. Lugi ba sila? Binabarat ba namin sila? O panalo sila? So tunghayan po ninyo mga kagandang buhay. At kayo na po ang humusga. Welcome po ang lahat ng comment dito at mga suggestion para ma-apply po namin sa aming sunod na pamimili. So, ayan po mga kagandang buhay. Nagbabayad na ng mga baka. Si Kabiyahing Wilmer. At si Kabiyahing Roger. Ayan, pero napakaaga pa po ng panahon, no? Alas 9:35 pa lang. Dagdagan pa natin yung ating mga baka na binili pagka may natira pa tayong pera. Magkano yung bayad sa baka mo? 42,000. 42, may kita ka rin ba dyan? Pwedeng malaman namin kung magkano kinita mo sa 42K na binili namin. Relihit lang. Magkano po? 2,000. Yay! Napakaganda na po yan. Sa maliit lang na at sa konting panahon ay nakapag 2,000 ka. Ako, salamat sa iyo, kaibigan. Oh, at sa ulitin, sana bitan mo kami ulit ng baka ninyo. Bossing, magkano bang binayad sa iyo? 45,000. 45,000. Magkano naman tubo mo sa 45,000? Malaki na tubo mo sa 45,000. Oh, malaki baka yan. Malaking baka yan? Pwede ba namin malaman magkano yung tubo mo doon? 10,000 ata yan. Kamayra. 10,000 yung tubo niya? Makakain lang ako ng pang ano? Pang masyaw? Pang lugaw-lugaw. Magkano kanina yung ano mo ng baka mo? Benta sa amin at nakatawad kami magkano? Ang binili? Oo. 45,000 nga. Oh, pero magkano kanina yung benta mo? 50? 53? Hindi. For 51. 51, tapos nabili namin ang 45. Matawa. Oo, ganun talaga, bossing mo. Yung hindi din naman sa nambabarat kami. Oo. Sinusubukan lang namin tamaan yung karni ng baka mo. So, maganda naman. At sa 45, nakuha namin yung baka mo. May tubo ka pa rin doon. Wala. Salamat po ako sa ano ma'am. May ano kayo. May ano palang ibang nagbili dito para ano-ano ang mga risyo dito. Lilima. Si ano daon. Pag walang ano, lugi kami. So, ibig sabihin, ang presyo ni Kabayang Roger, kahit tumatawad siya, ay okay pa rin. Oo. Masaya kasi dapat, masaya si Kabayang Roger, masaya rin po kayo. Oo, pero nung unang mga biyahe ni Roger, lugi talaga siya dahil grabe kayo mag-presyo, ha? Dik, first time ba ako nakapaano kay Bossing? Ngayon pa lang? Sana manalo. Oo, sana manalo, ha? Kagandang buhay para yung baka mo sa susunod ay dalhin mo na sa kanya. Ikaw kuya, nakabili rin kami ng baka sa iyo? Oo. Oh. Magkano po ang presyo ng nabili namin sa iyo? 40 karon. Oo, karon. Kukuha ka ng bayad ngayon? Oo. Oh. Usare makuha ito. Oh, sige. Papay, okay. Pero sa kanya daw ang baka. Oh, pero sa iyo ang baka, pero pinaguyod-guyod ng kalat mo kanina. So 40 po nakuha namin, kuya. Oo. Oh. 40,000. Magkano po ang presyo kanina na tawaran namin? Ora na po. Ganun din. Oh, wala po. 51 din. 51 tapos. Tapos ako namin ng 40,000, kuya.
So ito talaga may ari. Ayan. So next time kuya, direkta ka na kay Kabiyang Roger. Wow. Pare ko, ikukuha ka rin. Magkano bilhin namin ng ano mo? Ngayon kilala mo na si Kabiyang Roger. Pwede mo na siyang puntahan, no? Next time, next week. So sa 45 din, magkano yung presyo mo kanina? 45 pero parang mahigit 50 din ang... 50. Ayan. Sa mga nanonood natin, meron na kayong idea. Talaga yung mga... Pero sa'yo talagang baka yun? Ikaw ang bumili sa bukit? Ayan. Ang bilhin namin ang baka mo magkano? Ma'am, kuning. Kuwanto? 40 imidya. 25 imidya. Ha, dalawa. 40,005 and 25,005. Ang ganon. May kinita ka ba doon na kagandang buhay? Ma'am. Mga magkano, pwede ba namin malaman? Secret lang ba? Pero ang importante, kumita. Kumita na kinarugo mo? Oo. So kagandang buhay, tumatawad kami talaga sa presyo ninyo dahil nalugi kami, ilang bisis na. Mahal, mahal. Mahal talaga yung kayong magbinta. Brator na. Oh, pero ngayon, marunong na si Kabiyang Roger. Sana naman huwag mahalan para balik-balik na kami dito. Balik-balik. Oh, kasi kung puro lugi ang biyahe namin, hindi na magbalik. Oh, mawawalan kayo ng bayer. Masaya kami na kumita kayo at sana po ikita din kami. Ayan, salamat kaibigan. Oh. Yan po ay nililista talaga at nagpipirma habang nire-release natin yung bayad. Pupusing, ikaw na sunod. Magkano naman yung sisingilin mo, boss? Mauna nga po ang baka na. Oh, yan. Meron siyang ano, number ano ka? Yan din. Ayan. So, yan ang patunay na meron kaming baka na bili sa kanya. Magkano po yan? Nababayaran namin? 40 mil. Magkano po yung ano mo kanina, haiga, na nakatawad kami? 42. 42? 42 ba kanina? Ang awa pa malin ba? Ang bili. Yung ano mo ba sa amon? Yung sumbil. So, 42. Nakuha namin ng 40,000 sa'yo. Sa 40,000 ba yan na busing? Meron ka na bang tubo dyan? Ikaw. meron na. Boss, nabayaran ka na, boss? Hindi pa. Nagbibilang si Bosing kung tama yung bayad sa kanya. Boss, tapos ka na bayaran? Oo, ilan ba ang binayad sa'yo? 53 imidya. Oo, 53 imidya. Kanina yun, yung binili. Magkano nga ang bigay mo kanina nung hindi pa natawaran? 59 imidya. Nakuha namin ng 53.5. So, happy ka rin ba sa bili namin? Oo, may tubo ba? May tubo na rin? So, ang kagandahan doon na kagandang buhay, yung tumubo ka at tutubo kami. Kasi kung mataas po ang presyo ninyo, siyempre, hindi na kami makakabalik. Dahil laging lugi. So, sana sa sunod naming pamili, mabigyan nyo rin kami ng magandang presyo. Yung presyo na hindi lang kayo ang tutubo, kundi pati kami, makabalik at makabili ulit. Salamat ka, kagandang buhay, ha? Salamat sa inyo. O boss, magkano naman sa inyo? Ayan, may papel si boss, oh. Magkano yung babayaran namin sa iyo, boss? Pila ang bili namin sa baka mo? 32 imidya. Tara, kasunod. Magkano ba yung ano mo kanina, sumbil? 38, so natawaran namin. 32.5 na. So, napakaganda pong content ito, makagandang buhay, para po magbigyan kayo ng idea kung magkano po namin natatawaran yung mga baka na binibili namin. Kasi dati si Kabiyang Roger, 1,000 lang talaga yung tawad niya. So, ngayon natututo na talalaga siya mga kabiyay dahil lang maainti po talaga merong sobrang taas ng kanilang presyo kagad para makakuha din sila ng magandang presyo, mabili din ang baka nila ng magandang presyo. Happy ka na ba doon? Gagandang buhay sa presyo na nabili namin? Oh, happy. Yeah. Magkano na ang tinubo mo doon? 10,000? Ayan. Secret lang mga kagandang buhay yung kanilang mga tubo. Oh, busing, bye-bye. Dua. Oh.
diba? Sana ay tumubo kami sa biyaheng ito. Ayan, so patapos na ang pagbabayad. At pwede na kaming mamili ulit kung may sobra pang pera. Ingat din po mga kabiyay sa pagdadala ng cash. Ayan. So, malapit lang po ito sa bangko din. So, huwag pong magdala ng cash sa biyahe. Ayan si Kabiyay Roger. Aarangkada na ulit para mamili ng dagdag na baka. Kasi ang aming truck po ay nasa Cavite pa. Tapos na po tayo sa partial na pagbayad sa ating 15 piraso na nabili na baka. At na-interview po natin yung mga binilhan natin at nakita po natin mga kagandang buhay na tumubo pa rin sila kahit na tumawad tayo sa presyo nila. At sa mga nanonood po na gusto nga matuto sa pamimili ng baka, ang ating interview po kanina sa kanila ay maging basihan po ninyo kung paano po kayo mamili. Kasi mostly, halimbawa nun kanina na-interview natin, 51,000 yung alok nila sa atin at nakuha lamang natin ng 45. So, nagtatry po tayo na tamaan talaga yung estimate sa karne, mga kagandang buhay. Hindi po tayo nagbabarat sa mga presyo nila. Pero alam naman po natin kasi mataas yung alok nila sa atin. So, nung in-interview po natin sila kanina, mga kagandang buhay, ay nasabi nila na tuwang-tuwa sila at meron pong ibang mga negosyante na pumasok dito sa livestock auction ng bloke at meron pong ibang mga negosyante na bumili sa baka nila. At least makapamili na rin sila mga kagandang buhay sa kung kanino nila ibibenta yung mga baka nila na pwede ring tumubo sila at makapagpatuloy na makabili sa bukid. Mga kagandang buhay. So yung vlog po na to ay pagbibigay kaalaman po talaga sa inyo kung ano pong strategy na gagawin. Minsan kasi nahihiya tayo na magtawad ng sobrang laki pero hindi po tayo nambabarat. At tinitingnan po talaga natin at sinisipat mga kagandang buhay yung taba. At yung structure ng katawan ng baka nila. Kasi sa pagkakatay po kasi mayroong mga baka na madaling mag-lose weight and magaan ang kilo ng karne. Mas maganda po talaga yung matanda ng baka ang bilhin natin. For katay po at siksik po ang laman, mga kagandang buhay. So ang pagpresyo po ni Kabayang Roger ay nakadepende po sa siksik ang laman. Kahit malaki pa ang baka mo, kung medyo ang laman po ay hindi siksik, yan po ay karni po ang patatamaan natin. Hindi po sa laki ng baka mo ang pamimili natin, ang batayan ng pamimili, mga kagandang buhay. So, step by step po, sa mga biyahe ni Kabiyaheng Roger na nalugi siya, medyo patas na po ng pataas ang porsyento ngayon na tutubo na po si Kabiyaheng Roger sa mga biyahe niya. So, ayan po, sana po ay nakapulot din po kayo ng magandang mga idea dito sa vlog ko.